Hi guys! Tignan niyo po itong article na to. Alam natin, kilala natin si Miss Judy Ann, hindi siya vocal kung sino yung sinuportahan niya nung panahon ng election. Pero ganito ang nangyayari sa kanya ngayon. Lahat ng pahayag niya ay binabantayan ng mga taga-kabila at ano, ibabash, lalaitin, at kung ano-ano pa. Tumingin nga kayo sa mga sarili niyo, mga pulangaw. Actress Judy Ann Santos Agoncillo got sentimental over the high cost of onions in the country. Naging emosyonal. At ang akala na itong mga to, mga taga-kabila, ay iniisip lang ni Judy Ann yung sarili niyang kapakanan. Dahil kung family lang niya, kung siya lang mismo, abay, walang-wala yan sa kanya dahil alam niyo naman, hindi naman naghihirap ang isang katulad ni Judy Ann. Yung mga komento nyo, antindi, ang OA daw. Paano naging OA yung ganito? Hindi ba't kayo ang OA? Makapag-react kayo sa mga issues na parang yung term doon, yung nagmamaang-maangan kayo na akala nyo ay hindi kayo apektado, kunwari na hindi nyo alam, ano, para naandyan din, o naandyan pa rin yung idea na kayo ay tunay, kuno, na loyalista, tunay ko na DDS, ay antindin nyo naman. Tapos, ang mga katulad pa ni Judy Ann Santos, ang tatawagin yung OA, hindi ba't kayong mga pulahan ang napaka-OA, may pahayag lang ang isang celebrity, at sa tingin ko naman, karamihan sa inyo alam yan, diba? Nagpapaka-uto-uto lang kayo. At ulitin ko, nagmamaang-maangan. Antindi ha? Hindi po iniisip ni Judy Ann ang sarili niya sa mga ganitong issue, sa mga ganitong pangyayari, sa pagtaas ng napakaraming bilihin. Iniisip po ni Judy Ann ang mga kababayan nating naghihirap. So, kung ikaw ay isang troll na baka bayaran, ay baka hindi ka nga naghihirap. Alright? Yung mga nagko-komento. Merong isang komento dito, napakatindi. Matindi po yung paratang niya sa mga nag-hoard ng kung ano-ano man. Ito po. Papansin ang hitad. Ano na, Mara? Be a social universal concern. Buong mundo. Pero sa Pilipinas, sobra tinatago ng mga kultong dilawan. Talaga lang. Napunta na naman sa dilawan. Nasisi na naman ang mga dilawan. Sino ba yun? Ang tindi, sa lahat po ng kaibigan, kakilala natin, na wala nang ginawa kundi isisa sa mga dilawan, yun po ang pinakamanga nauto. Yun po ang totoong hindi nag-iisip talaga. Grabe, no? Pati mga dilawan daw. Tinatago ng mga kultong dilawan, hoarded economic sabotage, buting na lang may visitorial raid ang gobyerno. Abay, pinuri pa yung mga announced na raid. Hindi nga natin totoo kung anong klaseng drama yung mga yan eh. Anyway, di ba?